Yon, good afternoon. Share not greed. I like done waiting. Good afternoon, Guy Spencer. Nababanata na naman si ayan nila tigilan si Sara Duterte, no? Okay, pag isang mataas na official na lang magbibigay ng kanilang opinion, partner, iba na yon. Ito na sa akin, partner. Sige na. Ito na, ha? Talaga may alam ka. Yung lalim ng kaalaman mo tungkol sa issue na to, siguro kahit history na lang dapat malaman mo. Yung tungkol sa Scarborough Shoal, di ba? Sa Mystery Chip. Sa Miss, Miss Chip Reef. Yeah. Partner. Sa Pag-asa Island. Sa Sandbar? Sa anong tawag sa Sandbar na yon na hinaras din. Hinaras din. Chinese special. Ang tanong ko kasi ito, partner. Pag pinakinggan mo, Sir Justice Carpio, ang lalim. Ang lalim ng issue dito. Ang tanong ko, alam ba lahat ni Bibi Sara ang issue na to? Kasi partner, baka pagka talaga nagkaroon ng debate rito, lahat na lang lagi no comment. Hindi tayo pwede magkaroon ng pangulo na no comment. Diba, unang-una, sabi nga... Bogart, shout out sa'yo, Angelina Machuwi, tayo, Carlo Darwin, Marilo Duero, ito si Attorney Claire Castro, no? Galing eh. Nasasabi mo lang kasi yan, Attorney, kasi hindi ka man Vice President. Pag Vice President ka muna at saka mo gawin yung gusto mo, no? Parang pinilalabas mo pag-aaralin pa ng history. Tingin ko naman parehas naman kayong abogado, hindi lang siya katulad mo na masyado kang marami sinasabi. Hindi ko maintindihan itong mga ito, mga bata ni Bongbong Marcos. Alam niyo, problema sa inyo, hindi kayo realistic. Tama, binubuli tayo ng China. Inagawan tayo ng China. Hindi naman natin kinakailayan, hindi naman natin ipinagtatanggol ang China. Ang sinasabi natin dito, katulad mo, Attorney Claire Castro, yung kapakanan ng mas nakakaraming Pilipino, habol kayo ng habol dyan na gusto nyong magsalita si Sara Duterte. Unang-una, hindi naman siya ang presidente. Pag nagsalita si Sara Duterte, kung ano-anong sasabihin nyo. Pag hindi nagsasalita, kung ano-ano pa rin ang sasabihin nyo. Di ba? Ayan ang problema dito sa mga ito eh. Hindi mo naman po pwede sabihin na ano ito dahil ito'y abogado. Kaya lang, kasi kung minsan yung ating katalinuhan at yung ating katapangan, yung katalinuhan, pwede mo i-applyan sa ano, sa... Siguro kung nagdi-debate kayo, meron kang gustong tuklasin o meron ka ano, pero ito kasi ang pinag-uusapan dito eh, ano eh, ang pinag-uusapan dito yung kapakanan ng mga mamamayang Pilipino, hindi kung sino yung magaling, kung sino yung tama. At kung sino yung kakampi mo, at kung sino yung hindi. Ang pinag-uusapan dito, buhay na ng mga Pilipino nakataya dito, Attorney Claire Castro. Hindi naman po pwedeng gagamitan mo pa rin ng, sa tingin mo, maililigtas ka ng mga sinasabi mo kung magsalita si Sara Duterte. Tsaka bakit puro kayo presidente, hindi pwedeng presidente si Sara Duterte? Nagsabi naman si Sara Duterte na siya gusto niyang maging presidente. Diba? Mayroon ba sinabi si Sara Duterte ganun? Attorney Claire Castro, nagsalita ba si Sara Duterte na gusto kong maging presidente? Alam mo, kababae mong tao, hindi ko maintindihan, sumobra naman ang tapang mo eh, no? ikaw kaya magpunta doon sa ano, awayin mo yung China. Ang problema sa inyo, masyado kayong mga ano, mga plastic. Di ba? Alam nyo naman kung ano magiging epekto ng gera
kapag tayo ay nakipag matapang-matapangan, ay alam nyo kung ano kakahinat na ng Pilipinas. Ang sinasabi lang namin dito, kaya hindi siguro nagsasalita si Sara Duterte, para hindi na siya makadagdag sa tensyon. Eh kayo, ang yayabang nyo eh. Eh bakit hindi kayo pumasok dyan sa Coast Guard, sa Navy? And Bisola, shoutout sa'yo. Diba? Pinipilit niya magsalita si Sara Duterte. Eh, Vice President lang yun eh. Pag nagsalita naman si Sara Duterte, sasabihin niyo, umaasta ang presidente. Ano ba naman klaseng mga abogado itong mga ito, no? Wala na kayong nakitang, kunyari, makabayan kayo, ipaglaban ng Pilipinas. Sino pa naman ang hindi gustong ipaglaban ng Pilipinas? Lahat ng mga Pilipino gusto nila, walang may nambubuli sa Pilipino. Sa Pilipinas, ang problema kasi, eh hindi nga ganun eh. Kailangan nating hanapan ng solusyon na ang makikinabang ay yung mga tao, hindi yung kayabangan mo lang, attorney. Saksakan ka ng yabang, kababae mong tao eh. Eh siguro sa batas, magaling ka, magsundalo ko kaya. O mag-vice president ka muna. Diba? Baka hindi, baka mamaya pag nagkagera eh, ikaw ang mag-aaral ka ng ikaw ang pag-aralan mo kung ano yung history ng Amerika at nitong mga taga-West, kung ano ginagawa nila. Kapag ka meron silang, yun ang pag-aralan mo. Hindi yung history ng si Sara Duterte, pag-aaralin mo ng, hindi mo ba naiintindihan na ginagamit lang tayo ng Amerika para dyan sa kanilang interes? Eh di naman tayo tutulungan yan eh. Gustong-gusto niyong magalit ang taong bayan sa ang buong Pilipinas sa mga incheck. Gusto niyo sumigaw yung taong bayan na, oh sige, galit kami sa inyo, walang iya kayo. May mga naluluko na ba kayo? Hindi nyo malang naisip na, teka muna, baka patulan tayo nung China eh, kawawa naman. Eh sasabihin nyo, hindi, lalaban tayo. Pagtatanggol natin, matatapang. Eh puta, kundi ba naman kayo mga tarantado eh. Alam nyo namang wala kayong ipapanalo. Magyayabang kayo. Eh mga gago kayo. Ano itatawag ko sa inyo? Tanga. Kung makikipaglaban kayo at alam nyo nang wala kayong laban, lalaban pa kayo para lang ipakita nyo na matapang kayo. Ganon. Eh kundi ba naman mga bugok tong mga ito eh. Alam nyo nang hindi mananalo. Ang sinasabi lang namin dito, hindi kami pro-China, nagagalit nga kami. Makipag-uusap lang. Eh, inaharas na nga tayo eh. Kung ano-ano pa sinasabi nyo. Hindi ba kayo marunong makipag-diplomasya? Katulad mo, Attorney Claire Castro. Ang tapang-tapang mo, kung makapagsalita ka kay Sara Duterte, parang mas matali, ang tali-talino mo. Diba? Eh matalino ka pala, bakit hanggang ngayon, attorney ka pa rin? Hindi ka malang naging judge. Hindi ka malang naging ano? Hindi ka malang naging mayor, hindi ka malang... Matapang ka pala eh. Kumandidato ka nga. Sabihin mo doon sa lugar mo, ako, atapang ang babae, makikipaggera ako sa China. Tinan mo kung matuwa sa iyo yung mga Pilipino. Huh? Ayaw nga makisaw-saw ng tao eh. Ipaparis nyo sa inyo na mga tsismoso kayo. Mga tsismosa kayo ni Attorney Libayan. Yun lang ang alam nyo eh, mang-chismis. Puro no comment. Hindi ako ba? Bobo nga ako eh. Mas bobo ako kaysa kay Attorney Claire Castro. Eh pero pag nilalait niya si Sara Duterte,
mas matalino si Atty. Claire Castro kay Sara Duterte, ganon. Di ba? Eh, naging mayor na ba siya? Meron na ba siyang naayos na lugar? Kung ano-ano pa, pag-aaralin mo pa si Sara Duterte ng Miss Supreme, bla bla bla. Ay alam mo, attorney, ang dapat niyong pag-aralan, kung magkagera ba tayo, may magagawa ba kayo yung bunganga nyo? Yung putakay ng putak dyan, isip mo ang tatapang nyo, may maitutulong ba kayo sa Pilipinas? Sige nga. Hindi la, hindi pa. Mahilig kasi kayong ano eh. Mahilig, hanggang ngayon hinahaluan nyo ng politika. Iyan pag, isipin mo, nagsalita lang ng no comment yung tao eh. Ayaw niyang maging chismoso. O chismosa. Di pa rin sila pina... Hindi titigil yung China. E kaya, sa tingin nyo ba, sa tingin nyo yung China, magpapayaman at magpapalakas ng militar nila kung Pilipinas lang ay matatakot. Hindi nga sila natatakot sa Amerika eh. Bakit ang yayabang nyo? Kung sa Amerika nga, hindi sila natakot eh. Pero bakit nyo po pinapangunahan si Atty. Na gusto niya pag di siya naging judge, kinakabobo nyo pa yan? Ay, ito naman, eh, mas bobo kaya ata, Brad eh. Hindi ko siya pinangungunahan. Sinasagot ko lang yung pambabatikos niya kay Sara Duterte na sasabihin na, hindi siya ito maging pwedeng presidente. Ah, dapat ganito, dapat gano'n. Pag... O sino pa nangunguna? Ako ba? O si yung kumaring attorney mo? Ako, nakita mo yung ako pinangunguna ako si Attorney Claire Cruz. Bakit ikaw hindi mo siya nakita? Eh, pinapaliwanag ko lang yung sinasabi ni attorney. Hindi ko siya inuhusgahan. Tinatanong ko siya, bakit siya hindi naging judge? Eh siya hinuhusgahan niya, si Sara Duterte, hindi ito pwedeng maging presidente. Ang tanong ko, nagsabi ba si Sara Duterte na gusto niyang maging presidente? Oh, sige nga. Sino ngayon ang nangunguna rito? Hindi ba yung attorney mo? Ala naman sinasabi si Sara Duterte na gusto niyang maging presidente. Hindi lang nagsalita si Sara Duterte kung ano-ano na sinabi. Eh kababae, sa bagay. Eh, ayan ang mahirap sa inyo mga abogado. Kaya nawawalan ng, kaya kami kumisa nawawalan ng ano sa inyo. Nagmumukha na lang kayong 2-5. Eh kung magsasalita kayo, akala nyo kayo, naiintindihan nyo ba yung sinasabi mo, attorney? Ang pinag-uusapan na rito, giyera. Di ba? Giyera na pinag-uusapan dito. Hindi na yung katapangan mo, Attorney Claire Cruz, hindi na yung katalinuhan mo. Wala na yan pag nagka-giyera. Gusto nyo kasi mangyari kung magsalita si Sara Duterte against sa China. O sige, o halimbawang nagsalita si Sara Duterte. Oy, kayo mga Chinese, nakakabuisit kayo. Abay, panoorin mo si attorney. Eh, ikaw, pinagtatanggol mo si attorney Claire Cruz eh. Hindi mo pala pinanonood eh. Alam mo, hindi ako katulad ng ibang vlogger na magre-react ako word by word. Pinapanood ko muna kung ano yung gusto niyang sabihin. Saka ako inire-reaction. Panoorin mo, ikaw manood. Ba't mo ako utusan? Ngayon, kung hindi mo makita doon yung sinasabi ko, aba eh, fake news ako. Ano, panoorin mo? Hanapin mo, ikaw mag-research. Loyalist ni Duterte, tang vlogger. Ako sa inyo. Ano bang walang ebidensya? Ito, ayan o. Oh. Pinasa
pag naging pangulo na siguro partner, meron na siyang sarili. Vice President, siguro nirerespeto niya yung pangulo. Ay, teka lang, partner. Doon sa kanyang sa foreign policy na meron tayo ngayon. O di pa ganyan siya lagi sa foreign policy partner. Hindi siya dapat payagan na maging OIC pagka wala si pangulo. Kasi wala siyang stand. Mahirap yun. Diba? Dapat, kung ano yung stand ng gobyerno, partner, for the country, yun ang stand mo. Hindi ka pwede magdalawang isip dito. Paano, if ever, mangyari na sa ibang bansa si Pangulong Marcos, halimbawa lang, diba? Meron siya mga, ano, tawag dito, summit-summit. Sa'yo iniiwan eh. Ang Pilipinas. Pinalaman ni Pangulong Marcos Jr. Ayan, yung video na yan, panoorin mo, nandyan. Sinabi niya na hindi siya pwedeng maging presidente. Ha? Wala akong tiyaga panoorin yung mga ganon. Hindi naman ako ano eh. Kasi ako, ang vlog ko rito, tandaan nyo, kaya ako nagbablog para sa, ang pinakapunto ko rito, yung kapakanan ng tao. Hindi yung kapakanan ng politiko. Eh kung ayaw magsalita ni Sara Duterte, eh bahala siya. Bakit mo pipiliting magsalita yung tao? Unang-una, hindi naman siya ang policy maker ng bansa, kundi ang presidente. Kahit ano sabihin ni Sara Duterte, walang bearing yan. Para lang si Attorney Claire Cruz yan, na isang vlogger na attorney, kapag nagsalita si Sara Duterte, hindi naman po pwedeng gawin policy yung sinasabi ni Sara Duterte. Ang gusto niya kasing mangyari, itulad niyo sa inyo si Sara Duterte na chismosa. Ano bang mapapala? Ano bang maitutulong nung sasabihin ni Sara Duterte? Halimbawa, sinabi ni Sara Duterte, ayoko ng China, galit-galit tayo. Ang nakatulong mo sa Pilipino? Hindi. Eh kung sabihin ni Sara Duterte, gusto ko, gusto ko ng Amerika, anong meron? Ang presidente ang gumagawa ng policy ng gobyernong ito at salita lang ng presidente ang sinusunod ng gobyernong ito. So bakit pinipilit niyo si Sara Duterte? Si Sara Duterte ba presidente niyo? Bumaboses na ito. Daming mga ano dito. Sige, dyan lang kayo. Si Sara Duterte ba presidente nyo? Kayong mga bobo, kayong mga mga bobo, kayong mga BBM supporter. Ang pinag-uusapan na rito, Giera, hindi na pinag-uusapan dito kung sino yung matalinong lawyer at kung sino yung matapang na lawyer. Alam mo yung abogada mo na yan, pagdating ng araw at nagkagera, baka mauna pang magtago sa ilalim ng pundya ng asawa niya. Di ba? Pinag-uusapan natin dito, gera eh. Ay kayo naman, ang topic niyo si Sara Duterte. Bakit si Sara Duterte bang may gawa na? Ang tanong ko sa inyo, si Sara Duterte ba problema ng gobyernong ito? Bakit si Sara Duterte gusto niyong ano? Eh di ba may ang presidente dyan, si Bongbong Marcos. Bakit si Sara Duterte gusto niyong magsalita? Sige nga, tanongin ko nga kayo. Ay bobo, trying hard comedian, wala akong maipakita. It sinasabi ko na nga sa'yo, panoorin mo. Nandoon, sinabi niya yon. At hindi naman ako mag-aaksaya ng oras na hanapin ko yon para lang ipakita sa'yo, bobo. Kung gusto mo, panoorin mo yung attorney mo. Oh. Ano sabi nito? Katulad ka po, sabi mo, demanda si Kayo. Ang sabi ko, yung mga vlogger ni Attorney Libayan may demanda. Madadamay pa yung mga vlogger ni Attorney Libayan sa demanda katulad ni Kachongo mo. Kaya kayo nadidemandang mga vloggers ni nakasama ni ano, may pinangalanan ba ako? Sinabi ko ba nila? Antayin mo, magkakaroon din. Huwag kang mainip. Oo. Antayin mo, magkakaroon.
Magkakaroon yun. Antayin mo, wait ka lang. Well, mapakainipin mo naman. Hmm? Nakakabuisit eh. Isipin mo. Parang ang tatapang nitong mga abogado pa naman kayo. Lalong-lalo ka na Attorney Claire Cruz, kababae mong tao. Ewan ko kung may anak ka na o may asawa ka na, pero tingin ko, mukhang dalaga ka pa eh, maganda ka pa eh. Oh, ang gagandahan nga ako sa'yo eh. Kaya lang, may magulang ka, hindi ka ba kinikilabutan na instead na payuhan mo yung mga gustong-gustong makipaggera, ay, naku, demanda mo, sige. Oh, demanda, demanda pa more. Ano? Libelous ba yan? Yung sinabi kong chonggu siya. Hindi mo mukha naman talaga chonggu. Ayaw ko sa'yo. Tagi na. Ikaw magsabi na anong ikaw lang ang nagsasabing magkakagyera? Ano ba yung ginagawa nila? Nakikipag-ano lang? Nakikipagpatintero? Diba? Ganun ba gusto mo? Ano ba yung sinasabi? Ano ba yung ginagawa nilang nakikipaggitgitan sila doon? At ano ba yung mga battleship na dinadala rito, para saan ba yun? That is a form of ano? Eh, kumbaga show of force. Ewan ko sa'yo, bobo kasi kayo eh. Mga bobo kasi kayo, hindi nyo alam. Ang alam nyo lang kung ano yung sinasabi ng puon nyo. Hindi kayo marunong tumingin doon sa nangyayari at kung saan pupunta yung pangyayari. Bilib na bilib kayo doon sa mga abogado nyo na sa halip na magpunta sa korte, nag-vlog na lang. Sayang lang pinag-aralan nyo. Sabihin mo sa amo mo, kay Attorney Libayan at saka kay Attorney Claire Cruz, abay, nagsunog sila ng kilay para maging vloggers lang. Eh, ang dami-daming vloggers ngayon, hindi nga nakapag-aral. Eh ano, magkakapantay na lang kami. Diba? Nagsunog ng kilay, tapos magbablog lang pala at magchichismis at mangbabas. Carlo Dan, gigigil lang kay Derek. Ay, malampasinin niya, si Hiping Kulelat. Si Derek Freddy Aguilar, Hiping Kulelat. Ah. Hiping Kulelat ang tawag ko dyan eh. April ni Pante Sharad, Janik. Nakaka-apikon lang itong mga ito eh. Ano. Ang instead na ang ini-issue nyo rito, kung paano tayo magkakaroon ng solusyon na hindi tayo mapasok sa giyera. Abay, parang kayo pa yung gumagawa ng paraan para pag-initin itong mga... I mean... Ang gera sa China, propaganda pro-Trump para magboto siya. Kasi Attorney Duterte, anti-Duterte yan na... Napansin ko nga, kababaeng tao eh. Diyos ko. Dapat kayong mga abogado, hindi kayo nagsaside sa politics. Alam nyo kung bakit, Attorney Claire Cruz, bago ako matapos. Dapat hindi ka nagsaside sa politics kasi paano mo maipapaliwanag ng mabuti yung batas kung meron kang sinaside ang isang politika, eh, parang political vlogging yung ginagawa mo. So, magkakaroon ka ngayon ng conflict of interest kung meron kang sinaside na politiko. Dapat neutral ka dyan. Kung ano yung tama, doon ka lang. Eh, wala ka na. Yung problema kasi sa'yo eh, anti-Duterte ka, tapos dito ka sa kabila, tapos abogado ka, mapaparis ka kay Attorney Libayan na maraming demanda. Diba? Ilang naman yung sinasabi ko, Attorney Claire Cruz. Saka huwag mo masyadong inita ng ulo kay Bibi Sara, huwag mo masyadong insultuhin yung tao.
Eh, ang alam ko, attorney rin si Sara Duterte. Ang alam ko, naging mayor si Sara Duterte for so many years. Ikaw, ang alam ko lang sa'yo, vlogger ka. Doon mo lang siya talo. Si Sara Duterte, ang alam ko, abogado, hindi ako sure. Abogado, abogada, I mean, naging mayor, naging vice mayor, naging vice president. De apat yun. Ang lamang mo lang sa kanya, Attorney Claire Cruz, isa kang vlogger, si Sara Duterte, hindi yata. Oo. Kaya palakpakan natin si Claire Castro. Napakagaling mo. Tinalo mo si Sara Duterte. Ikaw na ang idol ko ngayon. Dahil si Sara Duterte, hindi siya vlogger, ikaw vlogger. Oo, pero... isipin mo, ang dami niyang abogada si Sara Duterte. Abogada, vice mayor, naging mayor ng matagal, naging vice mayor, ngayon defense secretary. Tinalo mo, isipin mo yun, tinalo mo. Saan mo siya tinalo? Sa pagiging vlogger. Sa pagiging vlogger, tinalo mo si Sara Duterte. Kaya ako, bilib na ako sa'yo, Attorney Claire, na. Ikaw na ang idol ko, hindi na si Sara Duterte. Tsaka, huwag mo naman masyadong turuan si Sara Duterte. Kasi bobo nga si Sara Duterte pagdating sa vlogging. Ikaw, napakagaling mo sa pagbablog. Sipin mo, meron ka pang hindi alam ni Sara Duterte yung history, bla bla bla. Magtapunta ka doon. Epekto yan ng pagiging... Ay, Rowena Llamera, siya tatay sa'yo. Alam mo, attorney, apekto yan ang pagiging vlogger. Diyan mo tinalo si Sara Duterte sa pagiging vlogger. Tinalo mo si Sara Duterte. Kaya ikaw na ngayon ng ano ko. Kaya tama yung sinasabi mo. Hindi pwedeng maging presidente si Sara Duterte. Kailangan na nagiging presidente, vlogger. Di ba si Bongbong Marcos, vlogger? Ewan ko sa'yo, magpapaalam na ako. At ako'y magtatrabaho muna. Ako, hindi ako attorney, pero vlogger ako. Kaya ako, talo ko rin si Sara Duterte. Eh, hindi siya vlogger. Ang tagi ng buhay to. Paalam na muna, babus. Salamat po.